naman natin ngayon ay tungkol sa gitara. Nagigitara ka ba, idol? Kung ikaw ay nagigitara, malamang ang itatanong mo sa akin, ano nga bang magandang string na dapat gamitin sa iyong gitara? Well, ang masasabi ko sa iyo dyan ay wala nang ibang pinagkakatiwala ang string ang mga gitarista kundi Elixir. Naglalaro ang presyo nito sa 800 pesos hanggang 1,200 pesos. Original string kasi itong Elixir na to at mula pa to sa US. Kung tutuusin ay hindi talaga kakayanin ng karamihan sa atin. Kung ikaw ay bibili ng string na mumurahin, mas ina-advise ko sa iyo, bumili ka na lang ng fake Elixir string. Hindi dahil sa pinopromote ko si fake Elixir string, kundi dahil nakita ko na mas maganda pa yung mga fake Elixir kesa doon sa mga mumurahing string na nabibili natin na worth 100 pesos to 200 pesos. Si fake Elixir ay nasa 200 pesos din. Kaya sino pa ba ang pipiliin mo? Eh mas maganda naman ang string na fake Elixir. Pero kung kaya mong bumili ng original, mas maganda yan, idol, siyempre. Yan naman talaga ang in-advise ko. Pero kung ikaw ay nagpapalit ng string sa loob lamang ng 3 buwan, eh mas maganda kahit yung fake Elixir na lang o copy Elixir, eh yun na lang ang bilin mo. Kasi bibili ka ng original at taon mo rin naman ito bago palitan. Makikita naman ninyo, idol, kung gaano karaming string ang in-order ko. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, kundi dose-dosena. Dahil nga maganda siya at na-test ko na. Siyempre, kinopya nila nga eh yung original. Alam naman nila na napakaganda talaga ng original. Siyempre, kukopya nila yun sa pinaka-the best na magagawa nila sa pagkopya. Inuulit ko, idol, hindi ko pinopromote yung mga fake product. Sinasabi ko lang ay mas sulit yung pera mo dito dahil nakita nga natin na kahit fake siya, halos malapit siya doon sa quality ng original. Pero, idol, kung pawisin yung kamay mo, mas ina-advise ko sa'yo, bilhin mo yung original. Siguradong sulit yan. Kahit abutin lang ng 1 taon o 6 buong niya, sulit na yan. Dahil nga, pawisin yung daliri mo, idol, magiging prone sa kalawang talaga yan. Dahil yung pawis mo, didikit sa metal at magiging dahilan ng kalawang. Itong si Original Elixir, talagang dinevelop nilang itong string na to eh parang laban dun sa kalawang dahil yung bawat string niyan ay may cover para hindi didikit yung pawis mo doon mismo sa metal kundi doon sa cover lang niya. Pero idol, kung hindi pawisin yung daliri mo, okay na okay talaga yung copy. Kasi talagang ano eh, ang pagkakaiba lang nila talaga eh kung pawisin ng kamay mo, mabilis kakalawangin yung copy. Yun lang naman ang pagkakaiba, pero pag sinubukan mong gamitin yung original versus doon sa copy, hindi mo papansin yung pagkakaiba, idol. Pwede kitang lokohin dyan, idol. Halimbawa, sabihin ko sa'yo na original yung kinabit ko dyan sa gitara mo, pero hindi naman pala. Dahil hindi mo nga mapapansin, idol. Pero malalaman mo yan sa katagalan dahil kung pawisin ang kamay mo, eh kakalawangin yan. Pero dapat kasi ang Elixir ay hindi kinakalawang. Pero kung kaya mo naman bumili ng original, marami kang pera, eh ba't ka bibili ng copy? Itong aking idea, itong aking pinapayo ay para lamang doon sa mga low budget. Paman ng aking sinabi ay bandang dulo, ikaw pa rin naman na masusunod. No, dahil gitara mo yan. Choice mong bumili ng original at choice din ng ibang bumili ng copy. Basta ang importante ay masaya kang nagigitara gamit ang string na napili mong bilhin. Ikaw naman ang aking tatanungin, idol. Ano ang masasabi mo sa naging topic natin ngayon tungkol sa string ng gitara mo?